Samantala, posibleng umabot sa Malacanang ang isyu ng umano'y audio recording ng pagtakip umano sa engkwentro sa Mama Sapano. Ayon yan sa retiradong police official na may hawak daw ng kopya nito. Si Pangulong Noynoy Aquino naman na nagbigay ng parangal sa mga miyembro ng SAF ay nagbabala na may mga nananamantala sa isyu. Saksi si Jun Veneracion. Mataimtim na ritual mula sa Cordillera ang dinala sa Mama Sapano, Maguindanao. Dito kung saan ikinasa ang operasyon ng PNP Special Action Force o SAF laban sa mga teroristang sina Marwan at Usman na ikinasawi ng 44 na miyembro nito. Karamihan sa kanila mula Cordillera, kaya mismo ang kaanak ng mga mula roon ang nagpasagawa ng Aray-Ab na pinaniniwala ang magpapatahimik ng mga kaluluwa ng mga biktima. Yung Aray-Ab ay isang ritual ng mga Cordillerans, no? Na ang ibig sabihin ay tinatawag yung mga spirit ng patay. Nang sa gayon ay makauwi sila sa mga lugar nila at sa mga pamilya nila. Mga dasal naman ang alay ng MILF para sa mga biktima, lalo't bukod sa SAF 44, 5 sibilyan at 18 MILF fighters din ang napatay. Kakalungkot nga lang kasi ang napapansin lang is yung SAF, hindi ko naman sinasabing huwag pansinin, but sana pati din naman yung sibilan. Even yung fighters din ng MLF, hindi naman nila ginusto yung nagkaroon ng barilan dito eh. Isang taon na lumipas pero nananatiling nakatayo ang tulay na ito, na naging simbolo na rin ng madugong engkwentro dito sa bayan ng Mama Sapano. Hindi na ito ginagamit, pero plano pa rin ang lokal na pamahalaan na patibayin para raw maging paalala sa lahat ng madugong kasaysayan na pwede naman daw sanang naiwasan. Marami na nga nagbago sa mismong lugar ng engkwentro, pero wala pa rin nasasampahan ng kaso. Yan ay kahit pa, siyam na po ang inirekomendang kasuhan ng DOJ at NBI kasunod ng preliminary investigation. Ayan ninyo, ako man po ay naiinip sa bangal ng pag-usad ng sistemang pangkatarungan sa ating bansa. Ika nga, justice delayed is justice denied. Ginawaran naman ang medalya ng kagitingan na siyang pinakamataas na parangal, si Police Senior Inspector Jebnat Tabdi, leader ng mismong grupong nakapatay sa international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Sugutan man, pagod at uhaw, mahusay pa rin niyang pinamunuan ang pangkat upang matapatan ang pwersa ng kalaban. Deado man sila sa bilang PO2. Pareho rin ang iginawad kay PO2 Romeo Sempron, lead gunner naman ng backup group na siyang napaligiran ng 700 kalaban pero patuloy na lumaban. Nang maubusan ng bala at wala ng armas, iniharang niya ang katawan sa mga bala upang makaligtas ang mga kasabahan. Napasalamat ako dako sa Ginoo na yung heart ko. Kasi kahit patay na saan, nandito pa rin, buhay parang buhay yun. Salamat na Panginoon. Yung sa kanila yung mga 44 sa... Sana malagi ng katarungan. Habang buhay pa, tatanggap ang pamilya ng mga ginawaran ng Medal of Valor ng 20,000 pesos kada buwan na bukod pa sa sinasahod niya o pensyon kung retirado na. Sa kaso ni Natabdi at Sempron na pumanaw na, bibigyan ng scholarship ang kanilang mga anak hanggang kolehiyo. Medalya ng kabayanihan naman ang iginawad sa 42 pang SAF komando na nakipaglaban hanggang kamatayan. Tinanggap ito ng ilang kaanak at kasamahan dahil may ilang ginawaran na walang kaanak. May mga account yung mga commanders natin. There were parang may effort daw talaga from some groups to prevent the families of our SAF 44 to come over. Ginawaran din ng medalya ng kabayanihan ang 5 SAF komando na nakaligtas. Kasabay ng parangal, may paalala ang Pangulo sa Pulisya. May ilang pa rin sasamantalahin ang mga kontrobersa sa inyong hanay para buwagin ang ating pagkakaisa. Silang mga gagamitin ang trahedya para sa pansariling agenda. Walang pinangalanan ng Pangulo. Pero nitong Sabado, ibinulgar ni Retired Police Chief Superintendent Diosdado Valeroso na may nagbigay sa kanya ng audio recording. Maririnig umano rito ang isang high-ranking official na tila emisaryo raw na may pakiusap sa isang mambabatas. Huwag daw pansinin ang mga isyu kaugnay ng engkwentro dahil malalagay sa alanganin ang usaping pangkapayapaan. Nilinol niyang hindi ang Pangulo ang tinutukoy niya, pero sabi niya sa panayam ng GMA News kanina, because of the impact, naaabot yung possibility na sa Malacanang, assuming na ganun ang appreciation at determination ng Senate inquiry, at merong gustong
sumabla at idulog sa Korte Suprema, then let justice take its natural course. Kaya handa ro siyang iharap ang audio recording sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado sa Miyerkules. Gayunman, sabi ni Senator Juan Ponce Enrile na humiling na buksan muli ang pagdinig. If they have evidence, it's up to them to appear. I'm not asking for their appearance. Dati nang sinabi ni Enrile na may hawak siya mga bagong detalye kaugnay sa enkwentro. Isang taon na raw may kwento tungkol sa audio recording, sabi ni Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Deles. Itinanggi niya ang kwento noon na nagpunta siya sa Senado para hingin ang tulong ni Senador Bongbong Marcos na pagtakpan ang mamasapano encounter para di makaapekto sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. February 2015 naman, nang maglabas ng pahayag si Marcos na tumanggi rin sa umano'y audio recording nila ni Deles. Pinuntahan lang daw siya ni Deles para i-brief ang mga senador kung ano ang nangyari sa mamasapano. Ano man ang kahantungan ng investigasyon, kakasuhan daw ng isang grupo ang Pangulo. Reckless imprudence resulting to multiple homicide and serious physical injuries, 44 counts po ito. At ito po ay gagawin po namin, filing nito, sa July 1, 2016, right after pag-step down ni Aquino sa Malacanang. Maghanda na po siya. Mula rito sa Maguindanao, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi.